Selena actually para sa Signal Ultra kasi pwede siyang combo nung combo nung Popol and Koopa para mapabilis talaga yung jungle. And it's a hero na gusto din ni Keke Dot. So baka hindi ako magulat kung kumuha na Selena dito ng Selena ang side ng Signal Ultra. Tapos gawin nilang side lane mage ang Farsa. Then kuha sila ng something like Baksha para dun sa kanilang sa pang side lanes. Come to think of it nga, you know? I mean, Selena was heavily disregarded Franco of both of the teams. Pero Franco ang napili dito ng Signal Ultra and Balmond. Balmond, regard ng mga teams in Southeast Asia, hindi lang sa Philippines, na pangtapat sa Benedetta. Kasi pare sila ng nagagawang cut. Tapos ang thing with Balmond is, hindi siya magalawan ni Benedetta kasi yung ikot ni Balmond, kahit anong mangyari, Tunisia, medyo gamit na gamit din tong Balmond and as a gold pang invade din kung iisipin mo, no? Kasi given that the Franco was there and itong Balmond na to could do mabilis din siyang mag minion wave clear, pwede rin siyang rumisponde kagad pagka nag-i-invade itong Franco and potentially could just simply use his ultimate and get or at least steal a purple buff or a turtle against LPE. Pero ito na, Ling ang pinaka ang final pick of course ng LPE dito and ito ha, ito lang sasabihin ko, Wolf. I've been on a situation na gumamit ako ng Papalin Koopa and Ling isa sa pinaka masakit sa ulo kasi pag once you use your the skill na one yun nga nyart neto ni Popol and pinasok ka and hindi mo na timingan yung second skill niya yung parang may knock yung knock up. Nako, wala na. Hands up ka na as a Popol and Koopa user. Pero syempre, this is still Signal Ultra and I'm had to see lalo na tong Balmond na to. Excited ako makita to sa laban. One scary thing about the Ling is meron ding Franco na pwede mag-suppress sa kanya if ever. There's a lot of lockdown inside the Signal Ultra. Wala nga lang silang immediate burst unless magkaroon ng magandang game itong si Ako Boy. Ngayon, ang tricky para sa LPE is yes, meron silang way para pumunta sa may backlines pero kang Angela, actually, lahat ng heroes ng LPE pang-go sa gitna. Ang tanong is, kaya ba nilang hindi matamaan ng pag-control ng Signal Ultra? Nagiging problema ng isang team na nagra-run ng Franco, for example, or yung alam mo yung Kaja, Franco, yung mga may isa silang sobrang solid na control. Yes. Minsan napapapili sila kung saan nila gagamitin. Parang mas maganda ba itong gamitin sa isang hero o sa Alice ba, sa Link or sa Benedetta. This time, tatlo yung kailangan tignan ni Franco, ni Keke Dot. Si Imba DJ, follow-up stun siya or pang-initiating stun, pero yung pinaka-solid na stun ng Signal Ultra will come from the Franco at tatlo yung problema niya. Mm-hmm. So, ito yung medyo tricky. Yes, sobrang solid nung lockdown ng Signal Ultra, pero ang dami kasing problema ni Keke Dot sa ngayon. Nag-agree ako sa iyo dyan kasi technically, ang gusto mong isipin, you would want to suppress, of course, yung Link together with the Angela. Yep. Pero syempre, you also have to think about the Benedetta and together as well, itong pagka pumasok, pinasok kayo nitong Alice na to. And yeah, ito na, Wolf. First match natin in between Signal Ultra versus LPE. And here we go sa ating game number one. Like you said, Aqua Boy sa isang Farsa na gold laner going up against Jake the Dog. And I think even lang yung magiging trade-off, pare sila makakapag-farm. And I don't think magkakapatayin sila unless somebody makes a crucial mistake. Ang ano talaga dito sa early stages natin with a triple split ang ganda no, nakita natin kagad yung items kasi malalaman mo kung mag-clear kaagad yung isang team. Pero ang ganda ng pag zone out dito ni Herbs kasi given alam nila na anytime hahatakin yon ng Franco. And I really like na hindi rin yon pinush doon ni Keke Dot. Pero yung rotation dito ng ating Franco most of the time kasi go sila kagad doon sa purple or lipat doon sa orange buff. And alam nila na gugulin sila ni Ryota. So instead na kumuha ng safer objective, Signal Ultra chose to go for the Rock Ursa. If I'm not mistaken, ang tawag dun sa so green buff na yun malapit dun sa may mid lane. Yes. So medyo calm-malicious muna rito ang Signal Ultra on the first minute of the game. So ngayon, ito, it's okay ka na dito, just providing vision. Pero delikado si Aqua Boy na force ang kanyang flicker dito. Huh? Napakagandang timing para sa rotation doon ni Arvs. Now, onto the top lane, nandiyan si Rhea. Easy to clear. At nakita natin na nagbibigay nga siya ng pressure doon kay Ryota. Nakita niya yung damage output. Tapos ang task kasi ng Regen. O aspect
Nagpakita doon sa may mid lane is level 4. So ngayon yung Turtle, next Turtle ang pagtutuunan ng pansin ng parehas na teams. And gusto ko yung decision ng LPE. Binibigyan nila dito si Aquaboy sa may bottom lane para mas maganda yung maging laning para kay Jake the Dog. Kasi nung mga nauna, parang si Aquaboy pa yung nakapoke kay Jake the Dog. Exactly. And they really have to halt din yung ano yung progression noong Farsa doon para hindi rin siya makapunta doon sa Turtle fight given that the level 4 na. So ito, medyo na-hit na ng timer dito ng LPE. Pero ang nagsisimula ng Turtle is gonna be Signal Ultra. Ryota with some box ang kaso. Tinaman ng Rhapsody na sasaktan. Going for Dalek. The final blow. Aspect sa may backline. Si panagkakabit. Charles lang ang pag-dodge. Nako pa ng Turtle. Ngayon in trouble yata si Aspect. Pops the ultimate. Nakapag-flicker si Kekedat para maging safe. Ngayon si Ryota na lang ang lumalaban. Pero yun na finlicker na ni Rhea. And that is going to be the first blood pass. Kasama na pa rin yung Turtle para sa Signal Ultra. Ang ganda. I mean, the initiation coming from Ryota going to the backlines dito, medyo na-disrupt niya bahagya doon si Janus. Kaso, yung initial burst ni Aspect hindi naging meaningful para doon sa Granger. So, tapos ang matindi pa noon, nakuha pa ni Janus yung Turtle. So, medyo nag-alangan talaga. Kumbaga, napapaliit nila yung buhay ng mga members ng Signal Ultra pero hindi nila natatapos. Yes. So, medyo na-sustain yung mga members dito for against LPE. So, meanwhile, hindi pa natin nakikita rito ang use ni Kekedot. Ito na yata yun, Wolf. Pero hindi, ang laki pa ng HP dito ni Jake the Dog, yeah. And he could potentially sustain yung dalawang damage nun, even with a Feather Airstrike. Ay, meron din siyang... pero ito, main na tama na nga na hook. Sabay kinagat na nga ang Matilda. Siyempre, may damage na rin si Janus yung huling sonata pie. Napatama niya dun kay Bimo, having used the region, although hindi naman ganun kalaking impact. Ngayon, si Janus nga lang ay mayroon ng Raptor Machete. 9k gold para sa Signal Ultra, 7.8 lang para sa LPE. Medyo mabilis yung yung pag-snowball dito ng Signal Ultra. And given kasi talagang focus din talaga yung mga HP and gold talaga yung specific. Kasi kung papansin mo si Kekedat dito, okay na sa kanya kahit wala talaga siyang farm . Like rapid boots lang kasi kailangan niya lang mag-provide ng vision. And sabihin na natin a little bit of anxiety for the members dito ng LPE na anytime pwedeng may humatak sa yung Franco. Yeah. Then again, ng LPE, meron pa rin silang Angela Ling combo. Mm-hmm. So, kaya talaga nila mag-minus one. Nakita natin sa Signal Ultra na maganda yung pag-dodge nila dun sa unang rotation ng Angela Ling. This time, nahanti na si Bimo, nandun si Rhea sa may likuran, pero nag-focus na lang sila ngayon kay Ryota na patay yung Farsa dun sa may bottom lane. Pero ang kapalit, dalawang members ng LPE sa gitna. And I think yung Signal Ultra, hindi pa sila titigil. Magkakatikit sila ngayon, papunta doon sa Turtle. Nakita nila si Jake the Dog, hinabol na nga ni Koopa. Nimba DJ, zinazone out na mga members ng LPE. Oh, meron pa rin sanib si Bimo, pero mukhang i-co-concede na ng LPE ang Turtle sa Signal Ultra. Yes, there is no way na makontest din talaga nila yung Turtle doon. And medyo na out of position doon si Bimo. Sabihin na natin na sinubukan tulungan siya ni Ryota, kaso bas napahamak pa siya. The pick-off sila doon sa may mid lane. Timely dumating or nag-respond doon yung second Turtle. Another objective being secured here by Signal Ultra. So far dito, Wolf, 5 minutes into the game, 2,000 ang lamang ngayon dito na Signal. They are on the tempo natin. Look at that. Circle Eagle going kay Aquaboy. Dito na si Aspect, nandun din si Angela. Kaya kitap na naman ang pag-flicker palayo. Si Iba DJ, mabubuhay din. Damage mula kay Granger. Jake the Dog, masyadong maasim. And dahil dyan, mapapunish na nga ng mga members ng Signal Ultra. Do take note, yung Signal Ultra, imbis na mag-jungle muna si Janus para kunin yung orange and purple buff, pinok muna nila yung bottom lane. At nag-pay off pa yun. Parang hindi rin nakanakaw ng kahit anong purple buff ang LPE. Tempo control mula sa Signal Ultra, Rob. Ang ganda ng tempo control. And ang ganda rin yung counter initiate with the hook ni Kekedot. All the while, may kita mo doon, medyo mauubos na yung mga HP ng members ng Signal Ultra. And pagpasok doon ni Jake the Dog, sumakto pa yung hook at yung kagat doon. Fortunately, hindi siya namatay. Pero yung tempo nasa Signal Ultra, Ryota might actually get picked off dito, Wolf. Magamit din. Ryota! Flicker ultimate coming up from Rhea! Oh. Napaka-swabe! Hindi mo maiiwasan yon, Wolf. Buti na lang yung skin nito, hindi yung may basketball court. Basketball court, eh, no? Diba? Pero, wow, Signal Ultra, getting a commanding lead dito sa early game natin. Look at that. That was a 4,000 going almost 5,000. Nako, ito na nga yata yung sinasabi nating Signal Ultra na unti-unting lalo, every game na nakikita natin, lalo silang lumalakas. And exactly, this specific match, napapakita nila yon against LPE. Tempo control at lahat ng natutunan ng Signal Ultra mula sa kanilang mga pagkatalo, ina-apply nila laban sa LPE. Janus is 2-0-4, 6 out of 6 nandun siya sa mga kills ng mga team.
Nagbabalik ngayon bilang jungler ng Signal Ultra. At napakaganda ng performance aspect. Tinitreat na Turtle pero ma-secure agad. Ngayon mapunish! Kinagat na nga! Going for the ultimate pero nakabang ni Farsa. Nag-ahabol ng Signal Ultra. Nasabi nila, hindi natin kailangan maging aggressive. Nakuha naman natin yung Turtle. Na-force natin yung ultimate. They're all good in the hood ngayon. That is very risky coming from Aspect. Yes, you would want to steal the Turtle. Pero if Aspect did die in that situation at nadami niya pa doon yung Angela and potentially Signal Ultra could just run off yung mga outer turrets dito ng LPE. Pero right now, LPE, kailangan nilang sa kanila mapunta yung kalmado strategy. Exactly. Kasi pagka habang sinasabayan nila rito ng mga teamfight ang Signal Ultra, mas lalo silang nalulubog. Jake the Dog, very sneaky, hindi man na napansin ng Signal Ultra. But at the same time, ang Signal Ultra makapag-push dito sa may bottom lane. Ang tapat ng LPE, top lane, mukhang two turrets din sila sa may top lane. This is the best na decision na ginawa ng LPE. Huwag na muna nilang sabayan. I-mirror na lang muna natin ang ginagawa dito ng Signal Ultra. Kunin nila yung bottom lane natin, we get their top lane. Kasi at this point, we're already on mid game. Kahit papano, nakakahabol na ng item. And given na si Ryota dito sa Benedetta. Nakita mo na yung combo ng Popol and Franco. Napatay nila yung Matilda. Ryota onto the backlines. May Angel ang kasama. Si Imba DJ. Ligtas nga lang. Hindi pa makakuha ng additional kill ang LPE. Unless makuha nila dito yung kill doon kay Franco. Kaya kita at Flicker papuntang kanan. Nagpapahabol. Buying some time. Hindi pa rin mapatay. And LPE, still not getting an additional kill. Grabe. Grabe, Wolf. Nakita mo ba doon si Rhea? Ikot-ikot lang. Gumagano-gano lang si Val. Hindi siya pinapansin. Kumbaga, itong hero na to, I mean, could have a lot of, kumbaga, ang dami niyang naambag. Pero wala sa point ngayon dito ang LPE to deal with the Balmon. And yes, this is perfect executed dito ng side ng Signal Ultra. Ang tanky sobra nitong Balmon na to. Titignan natin yung mga side lane matchups kasi this is Benedetta versus Balmond. Yung Balmond may kill potential sa isang Benedetta. Yung Benedetta wala. In fact, kahit nga mag-AFK ka at mag-sustain ka lang, basta ikot-ikot ka lang, autopilot pala, hindi naman AFK, pero autopilot. Dun sa Balmond, hindi pa rin siya makapatay. In fact, si Keke Dot makakaligtas din. Given din kasi no yung innate ability din kasi ng isang Balmond that could potentially sustain even with its skill. So parang lalo na pag may mga minion, bumabalik at bumabalik lang din talaga yung kanyang buhay. So yeah, pero ito LPE, Ryota would also gonna be their key para ma-turn around tong game na to. 7-1 ang kill natin. Ang kailangan gawin dito ng LPE ay ma-force ng reaction dito ang Signal Ultra kung saan pupunta dito si Ryota. Malaking bagay tong mid turret dito on both of the teams kasi ito yung pinaka-gateway para mas lalong ma-choke out in terms of resources. Pero ito, hindi na to i-contest ngayon ng LPE. Itong turtle na to. Not even an attempt para sa side ng LPE. Nakita kong mga itemization ng Signal Ultra nga lang raw by focus dun sa physical. In fact, si Rhea nag-cursed helmet tapos naka-breastplate and then eventually naka-dreadnought na rin siya. So that's anti-grass. Dahil dun sa physical damage ng LPE. Which kind of means na si Jake the Dog yung magiging next na focus ngayon para sa LPE. Kung kaya magkapag-farm ni Jake the Dog at mag-dish ng damage, sa kanya manggagaling yun. Oo, saka kung iisipin mo rin, Wolf, if ever we goes into late game, Jake the Dog, siya rin yung magiging malaking factor talaga para sa side ng LPE. Sabihin na natin maging tanky siya dito, there are melee heroes dito from Signal Ultra na pwede niyang sustainan. Merong Franco, tapos dalawa pa from Popol and its Koopa, and of course, itong si Balmond. So, pero ang malaking question dito, Wolf, is paano magpa-pan out? Kasi in terms of Lord teamfight, parang it is going towards Signal Ultra, no? In terms of zoning. Nagpakita mga members ng LPE, buti lang hindi sila naabot ni Keke Dot or ni Imba DJ, and that's very scary. Yung LPE, nakakabawi sila pag dinadaan nila sa macro game, pag-cut ng mga minions. Kasi naman, ang Signal Ultra, parang required sila na magsama-sama. Yes, and this is a good strategy from LPE. Huwag lang magkakaroon ng pick-off. Goodness. And that's one example, si Bimo. Luckily, Wolf, hindi pa magre-respond ang Lord. Did you see that confidence play coming out from Janus? Wala ding punishment. Among members sa LPE, may tinamaan ng hook si Arms. What? Walk the dog? Nakita mo yung parang nag-counterclockwise. yung hook doon ni Franco, sumunod sa circling eagle. Oh my, pwede pala yun? Pwede pala yun. Pero kung napansin nyo, hinabol lang siya din nung hook. Tapos,
bumalik pa din siya sa presa. Madaya kasi, yung hook ni Kiki Dan. Oo nga eh. Nagmamasi. May masi eh, no? Nagmasi dong. Oh my, wow. What a sight to see, Wool. Pero ito ha, pinoforce na ngayon dito ng Signal Ultra itong mid lane ng LPE. Pero ang bilis ng mga minion wave clear. Wow. Hindi pa rin ako makaget over, mga kaibigan, on that specific hook. Pero ngayon, respawn na ngayon ang Lord. Nagdidiwang na naman ang mga mahilig magmasi. Kumbaga, yun ang yung kanilang play eh. Mm-hmm. But nevertheless, Lord ang tinatarget ngayon ng Signal Ultra. Hindi pa 12 minutes. Pero nararamdaman nila na mataas ang kanilang chance sa kunin itong Lord. But Janus will actually give up. May threat din kasi nireotod sa mid lane, pero yes, hindi din siya mahuhuli. Nakapag-clear na lang din ang Signal. Signal Ultra, they are playing this very carefully. Pa, kasi ay, andito na, ito na yung part na pwedeng ma-steal ni Aspect. Nandito na ngayon si Ryota doing is this Benedetta things na, nang sisegue lang. So, like what you've mentioned kanina, Signal Ultra, they are tent na magsama-sama. Yep. Pero they also need to think carefully paano ang approach nila dito sa team fight against the Lord. Ang pinakamaganda rito, pwede nilang i-bait itong Lord na to pag enforce a reaction from LPE and get a pick-off from there. Pero hindi yun ganun kadali, Wol. Ooh, pwestuhan mula sa Signal Ultra. Ooh, si Kekita, si Jake the Dog, kamuntikan pang. Makita, alam pero nakaramdam ito yata. Mga members gumagalaw ng LPE. Gumagalaw yung damo, sabi rito ni Bimo. May nararamdaman ako. Bimo? Okay. And that meant na makakakuha ang LPE. Ang ganda. Sana na pwesto kami ng Signal Ultra. Pero hindi nagpaloko. Pero yung time na inugugol ng Signal Ultra doon sa pagtago sa damo is yung pag-push din ni Ryota. Oh, kaso nag-flicker in para ma-lockdown dito si Jake Dog. Pero namubuhay dito si Jake Dog because of the Angela. And yung Signal Dog with the stun. Parang imba DJ with the flicker. Samantala, si Ryota lalaban natin sa may batang likuran. Circling Eagle, masyadong malalim. Mga members ng LPE. So, magbaback na lang din ang LPE. Walang namatay sa kanilang part. Oh, wow. This match, talagang pakiramdaman, Wolf. Alam nila kung hanggang saan lang sila pwedeng mag-extend. Oh. Given na medyo malalim na yon, nag-back out na ngayon dito. Naku po! Nahulingan si Jake the Dog and burst na combo. This time, walang ultimate si Bimo para iligtas si Jake the Dog. And only it took a matter of time. Ang daming safe plays mula kay Jake the Dog. And finally, napansya siya ng Signal Ultra. Yun na nga, nakuha pa doon. And this is a go signal. Para medyo redundant yun, a go signal sa Signal Ultra. Pero tama na yun kasi nakuha nila doon. Pero hindi pa kailangan maging maingat din dito, ah. Sabihin na natin, there's a higher chance dito na makuha ito ng Signal Ultra kasi nga may ultimate sila ni Balmond. Of course, the retribution coming from Aspect, or rather dito sa Granger. Pero siyempre, si Aspect lagi nakabantay dito. And this is a link. Time and time, nakikita natin with the steal sa mga ganito. Wolf, excited ako dito sa paparating na Lord team fight na to. Pero unfortunately, na-pick off dun si Jake the Doggy. Sinabi natin kanina na majority ng damage output na pwede natin expect mula sa LPE ay dapat naman galing kay Jake the Dog. Yes. Kasi nakapag-itemize na yung mga members ng Signal Ultra laban sa physical. Although, walang ganong factor ang Lord. Ang Lord, kahit sino, pwede makalasit niyan. And yes, we know na merong Angela Ling combo na kaya numakaw nun. Mm-hmm. But then again, it's a Granger game din. Yes. Maganda ang performance si Janus so far. At ito na yata yung pinaka-confident ko. Apart from the Lancelot plays mula kay Janus, ito na yata yung pinaka-confident niyang laruan. Kasi totoo, imagine mo, for the first time, after what, 9-8 series? Mm-hmm. Pang 9 na nila ngayon. Ngayon ko lang nakita ng ganong klaseng confidence na talon si Janus na sa may mid lane. Kaya yan ang naging first pick ng exactly. Signal Ultra. Praktisadong praktisado, handang-handa, preparadong-preparado ang Signal Ultra. Si Aquaboy magde-defend sa may top lane, sa may mid, nandoon naman si Balmond. Isusuko ng Signal Ultra, nagbe-bait lang yata sila. Si Arbs na nga yung kinaagad dito, in comes the ultimate. May nahuli ba si Ryota? Makakatakas din dahil doon sa kanyang second skill at pati na rin sa Sword Intent. Maingat din talaga yung Signal Ultra. Ngayon, respawn na ngayon dito si Jake the Dog. Look at aspect dito, mga kaibigan. Alam to ng Signal Ultra. Tumalo na siya doon sa may Lord Pit. Okay. Sinong makakakuha? Aspect, ito na. Sinaniba na nga siya. Sino makakuha? Paparadir Granger. Aspect sa may likuran. Pero nakaligtas na naman si Janus. Arms in trouble. Tempest of Blades. Finally, nakuha na kanila yung kill. Doon kay Granger. Naipit nga lang si Kekeda. Damage coming out from Signal Ultra ay kulang na. Simula nung nawala si Janus, biglang nanghina ang damage output ng Signal Ultra. Nakuha nga nila ang Lord, pero nakuhaan sila ng Tori sa gitna. Yes, not only that, nakuha nila yung mga crucial na mga heroes dito from side of Signal Ultra. Si Janus, yes, na-secure nila dito yung Lord, but this is still a level 1 Lord. Well, it's Luminous naman to. Oh. Kayang-kaya na tong tunawin ng LPE. Sabihin na natin, pantay pa rin to, Wolf.
given na hindi naman the total wipeout dito ang Signal Ultra, yes, wag lang ma-pick off dito si Imba DJ ngayon. Oh, aspect na to nila, ikakat na ng LP ito. Hindi na nila to paaabutin pa sa kanilang base turret sa bottom lane. Kinabit na lang nila din yung ultimate ni Bimo for this. Kaya dati ni Imba DJ nga lang nandito. Papunta na rin si Aquaboy. LPE, hindi na rin din sila mag-overstay dito sa may bottom lane. Si Ryota, makikita nga lang si Keke Dutton. Nag-flicker! Nahuhuli na! No hesitation at all. Bakit po kailangan tiperin yung mga ulti? Balmon at yung ulti ni Franco, sabay-sabay na ibinato lahat kay Ryota. Oh no, Wolf! Ito na yata ang comeback ngayon dito ng Signal. Mukhang makikita na nga natin. Pero yung LPE, halos maabot na nila yung gold ng Signal Ultra. Bigla nga lang nakabawi ulit ang Signal Ultra with that kill. Nakakuha na rin ng Torres sa gitna. Magnanakaw pa ng orange buff dito sa may top lane. At mukhang magpupush na rin sila sa mid. Nandiyan si Arbs nga lang para magdepensa. Pero nakita mo naman yung nakaabang agad ng mga traps coming out from Imba DJ. Naging awkward ang depensa ng LPE at nakuhaan sila ng Torres sa gitna. Mukhang top na rin yung susunod. Tignan mo yung mga pistuan ng traps. Oh, oh. And there's the... Nakagat na nga rin dito. May damage na rin siya ng Jake the Dog. Pero may enough meter trachol para maging ligtas si Jake the Dog. Nandito na rin ang LPE. Kumukontra na. Bumabawi na. Pero sabay takbo mga members sa Signal Ultra na patay na si Imba DJ. Nandun sa likuran si Aspect. Nakakuha na kill ulit kay Janus. At magsusunod pa doon sa Franco. Biglaan na lang nabuhay si Jake the Dog kahit na combo na ng Signal Ultra. Ang mahirap doon, Wolves, ginusto nila yun eh. Mm. Hinatak nila doon si Jake the Dog. Hindi na nga dapat i-defend yun. Pero nabuhay nga, nagkaroon ng Winter Transition. Pero dito natin nakita yung weak link ng isang Balmon. He was on the fight, pero hindi siya pinapansin ng kahit sino sa LPE. And he was having a hard time na humahabol sa mga teamfights. Oo, oh, ganda na pagka-conserve niya ako po dito sa kanyang ultimate. And eventually, makapag-clear na siya dun sa may mid. Aabot ba ang LPE? Mukhang hindi. Meron pa rin top lane push mula sa LPE. Sila pa ang una makakuha ng inhibitor. Ang masasabi din natin na ito na talaga ang power spike ng LPE. Late game na Ling and Alice, na laking threat na ngayon para sa side ng LPE. Pero si Keke Data Flicker, ito na yung combo. Finally, makakatakas din si Jake the Dog. Oh no. Kapos ang Flicker ulti mula kay Keke Dot. Ito yung minention mo kanina, Wolf. Heavily item dito ang mga damage ng Signal Ultra to a physical. Pero they don't have a magic, or rather dito yung LPE. Pero kasi magic damage ang binabato nitong Alice na to. And look at that, Jake the Dog being very tanky and confident as well. Pinapasok niya na ngayon dito ang mga members ng Signal Ultra. Ito magiging mahirap ngayon, Wolf. As long as merong Winter Truncheon na available dito for Alice, kayang-kaya. Look at that damage. Yeah. Holy Crystal, Brute Force Plate for para maging tanky. Tapos in terms of mana, tuloy-tuloy. Enchanted Talisman, Demon Shoes dito. So, kaya niyang isustain kahit isang minuto nandito tayo sa teamfight. Kayang-kaya niya. Hindi siya nauubusan dito halos ng mana para dito sa Alice na to ni Jake the Dog. Preparing for a Death Bush na naman na play ang side ng Signal Ultra doon sa may bottom. Oh. Pero si Jake the Dog ulit yan. Ilang beses na natin nakita na hindi siya na kinakaya na. Kung unang mga unang siguro, mga unang minutes, kayang-kaya pa. But this time, ang tricky na eh. Siguro pag na-first nila yung Winter Truncheon tapos nagkaroon ulit ng laban afterwards, pwede pa. But I don't think Jake the Dog, hindi siya papayag. Nakita natin yung safe place eh. Pag naglalaro siya ng Claude, pag naglalaro siya ng Alice, or kahit anong hero na farm dependent, napakaligtas niyang maglaro. And siguro yun yung nagiging bread and butter na laruan ni Jake the Dog. Totoo, totoo. Saka nakita natin kung how Signal Ultra does their, parang kung paano sila mag-pick off. Like coming from the ultimate, coming from the Franco, then once na mag-low HP yun, you go for the ultimate of the Balmon. Pero kasi medyo tricky siya, lalo na may pag-gamay Winter Truncheon. Kahit ma-hook nila dito si Jake the Dog, there is a high chance na manigate niya rito yung ultimate ni Rhea. So, ngayon, which one from the LPE squad ngayon ang kailangan mo mag-pick off? Most of the time, they're going for Ryota para hindi sila dito mahirapan in terms sa pag-ikot-ikot sa kanila, going into pinaflank sila, specifically yung mga squishy heroes dito ng Signal Ultra. Pero, wow, that was a total shift of tempo. Yes. Dito ngayon for LPE. In fact, lamang na nga yung LPE when it comes to the gold. We did say na kapag dumating nga sa late game at hindi agad natapos to ng Signal Ultra, doon sila mayayari. Kasi nakita na natin ngayon yung impact plays mula kay Jake the Dog bilang Alice, hindi lang sa pagka-deal ng damage, pero pati na rin sa kunat. At ngayon yung Ling, hindi mo na pwedeng hindi pansinin. Kahit pa meron mga
physical defensive items ang side ng Signal Ultra. Kapag yung ang nangyari ang babawas si ano eh, si Alice, tapos ang tatapos sa mga kills nandun si Aspect. Yeah, totoo. So pwede nating i-expect na ganun yung mangyayari sa late game. Saka the only AOE that they have is from the Federal Airstrike, mm-hmm. 'di ba? Tapos sabihin na natin dito, Imba DJ with the Papalin Kupa could somehow lock down one hero from the side of LPE, and more often than not eh or ang tina-target niya was actually Aspect. Mm-hmm. Kaya medyo nahihirapan si Aspect na pagkababa niya nagde-tempest of blade kagad siya, then find a right position during team fights para maikutan dito ang mga members ng Signal Ultra. Pero right now mga kaibigan, LPE nasa kanila ngayon dito ang bola in terms of positioning dito. Wolf, titignan mo ang ganda dito para sa side ng LPE. Sila ngayon ang nagbe-bait nitong Lord na to. Kikidot looking for a better opportunity kung sino ba ang pwede niyang hatakin dito. Arbs could be a good target and even Bimo. Slowly, nagkakapaan ang dalawang teams ngayon. Pero yung LPE, mas lamang sila sa macro game. Yo, kung nakikita natin, meron silang Alice and Benedetta. Mm-hmm. Ito yung magpapahirap eh, no? Para sa side ng Signal Ultra. Kasi they want to fight as five. Pero LPE, they want to fight it strategically. Like, bakit natin sila kailangan harap-harapan ng 5v5? Kung pwede nating i-push muna yung mga side lanes nila, then have one or two of them na mag-react, then that's the time we take a Lord. Pagka na out of position sila, pwede tayo makakuha doon ng pick-off. So, in terms of the late game advantage, LPE already has it. Pero Signal Ultra, they have yet to find an opportunity. At ito na yata yun! Isang magandang bigla mo na Signal Ultra, napatapak sa trap din kasi si Angela, si Bimo. At instantly na-hook ni Keke Dot. Kanina pa din sila nakaabang doon. And this is still crucial para sa Signal Ultra. Mm-hmm. Dahil 47 seconds na walang Angela ultimate. Oh no, that hook. Ganda rin ng ano eh, no? Ng combination. Pero I like Signal Ultra forcing itong Lord na to. Wolf, nakabantay lang si Rhea doon sa may top lane. Ngayon, alam ito ng LPE. Wala pang purple buff dito si Aspect. At hindi niya na muna kukunin yon dahil kailangan nila itong Lord na to. Hindi na nila ma-afford na ibigay pa to sa Signal Ultra. Oh, may nahatak na naman! May nakagat si Ryota! The damage is there! Pero kulang! Ryota magiging ligtas! Makatakas pa nga! In comes the Tempest of Blades mula kay Aspect. Janus in trouble na dun sa may gitna ng laban. Immortality, pero mapapatay pa siya ng mga members ng LPE. Kung napatay dun si Bimo kanina, it doesn't matter anymore dahil nabuhay si Ryota. Hindi na talaga magmamatter yun. Look at that! Kaso nabuhay na si Bimo at nakapag-ultimate na nga. Nasuzone out lang sila ni Jake the Dog at napakabilis ng pag-take ng Lord ng LPE. At masasabi mong the comeback is real na para sa LPE. Bumalik talaga. Bumaliktad talaga indeed ang vapor dito ng Signal Ultra. They have early to mid game pero yung strategic and yung pagplano rito ng LPE on the side lanes getting a pick off doon, na sila pa nga yung na-pick up doon kung iisipin mo, Wolfie, nawala doon yung Angela. Pero yung mga crucial pick-off ngayon dito ng LP against Signal Ultra doon sa Lord teamfight na yon, si Janus pa ang nakuha nila. That, kumbaga, in terms of fighting chance, halos na naubos dito para sa side ng Signal Ultra. Ngayon, nasa kanila ngayon ang depensa. Delikado to Wolf. Halos sasabay rito ang mga minion waves ng LPE. This could be it. Ang ganda ng pagka-manage ng LPE sa kanilang mga minion waves. And like you said, sabay-sabay nga. Jake the Dog naka-wings, blood wings na rin. So maunat na din talaga. Mataas na yung HP. Tumatalo na yung LPE. They're feeling confident. Nandito na si Aspect. May kinakagat ngayon. Sabay likuran. Nandun si Ryota. Pero pampagulo lang mula sa LPE. There's the damage. Jake the Dog jumping forward. Ginamit na nga rin dito yung Tempest of Blades. Janus boy pa rin. Si Ryota humaampas na dun sa base. Tatapusin na ba ng LPE? Yes, they will. At yung game 1, napunta na ngayon sa LPE. Wow!